Halimbawa, ako ito, nakasignal na akong pakanan, no? So, kakanan na ako niyan, ha? Alam mo ang gagawin nung ibang mga rider? Pipinahan pa yan, unahan pa yan. Diba? So ako ngayon, all yung mga naka-four wheels na yan, nagugulat yan. Diba? Palagi kang safe sa kada biyahe. Ang dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa manifest. Good morning sa inyo lahat, ano? So kayo ngayon nandito sa amin para mag-aral, di ba? Mag-aaral, mag-motor. Okay? Madali naman talagang matutunan yung pagmamotor, di ba? Pero ang mahirap, yung marunong ka magmotor, hindi ka naman marunong sumunod sa batas trapiko. Or hindi ka marunong makiramdam sa kapwa mo motorista, no? Ano ba yan? Rider tsaka driver. So kayo, rider kayo kasi two wheels ang dala nyo. Pagka driver, four wheels, no? Ito lang ang kabilin-bilinan ko sa inyo, ha? Kasi ako, rider din ako. Rider ako, driver din ako, no? Pagka dala ko, four wheels, ang kinahasara namin, mga four wheels, ha? Ito, ha? Nakasignal na, halimbawa, ako ito. Nakasignal na akong pakanan, no? So, kakanan na ako niyan, ha? Alam mo ang gagawin nung ibang mga rider? Pipinahan pa yan, unahan pa yan. Di ba? So ako ngayon, or yung mga naka-four wheels na yan, magugulat yan. Di ba? Yung sisiksikin nyo, okay lang naman yan eh. Sige, naintindihan ko kayo. Halimbawa, masyadong maluwag talaga at traffic. Eh, ito, reality lang tayo, ha? Pero hindi ko sinasabi sa inyo, magsisiksik kayo na magsisiksik, ha? Doon na lang kayo pumasok, ha? Pero yung gumagalaw yaan at kaliit-liit na lang ang espasyo dito, eh sasaksakan nyo pa't bibiglain nyo pa't itong mga four wheels na to. Ano mangyayari sa inyo? Ano gagawin nito? Pipinahan. O, pipinahan, di ba? Lalo na kung trakandala na ito, baka magbulag-bulaga niya, kung hari hindi kayo nakita, para bigyan kayo ng lesson. No? So, yan ang wag na wag nyong gagawin, na kumakanan na sila, sasaksakan nyo pa. Di ba? Meron naman talagang time na sinasaksakan natin yung mga rider, pero pag maluwag, no? Pero hanggat maaari, wag nyo na. Paabantihin nyo na muna siya, saka kayo pumasok. Magkakaroon naman yung pagkakataon na makaka-overtake din kayo sa kanila, eh. Di ba? Ang iniiwasan lang natin dito, yung huwag kayong masyadong makulit sa kalye, lalo na sa intersection. Yes, okay? Yes, sir. Tsaka isa sa mga rule natin yan ng intersection, no overtaking. No overtaking. Yan, ha? Di ba, nag-aral naman kayo ng theoretical, tama? Yes. Lahat ba kayo sa amin nag-aral ng theoretical? Yes. Okay? So, naintindihan nyo naman yung tinuro ng mga instructor natin sa theoretical, di ba? About intersection. And then, meron pang isang topic tayo na about pavement markings. Meron kasing lumabas sa social media, nakita ko, no? Kaya nga malaking tulong din yung mga nasa social media, yung pinapakita nila yung mga pagkakamali ng rider or driver. Minsan naman kasi, ang pinalalabas ay mali yung gobyerno. Okay? Yan, pakita rin natin yan sa screen, ano? Habang piniplay natin, habang tinuturo natin yan. So ito, for example po, no, itong payment markings natin, i-disregard natin. Oo. Ang payment markings siya, pakanan din. Pakanan. So puro pakanan, walang diretso. Kasi doon sa video, building talaga to. Yan. Building siya talaga. Ito, nandito yung building. Okay, building. Kaya, yan, kanan. At kaliwa lang. Kaliwa lang, okay? So, ang pumay nung ano, pumuesto siya dito. Yan, dyan pumuesto. Ano ba sinasabi nung arrow? Right. Right. Eto, left, di ba? Susundin nyo yan. Ha? At isa pa, huwag nyo ikakatiwiran na bigla kayo dito sa araw na yan. Kasi bago mag-araw yan, meron pa yan dito. Yes, meron pang mga advanced arrows yan. O advanced directional signs. Mm-hmm. Para hindi ka malito. Kasi okay, pag andito ka na yan, bawal na ang changing of lane yan. Kasi yes. Straight solid line. So bago yan, bago yung habang sa broken line ka pa, dito meron ka pa yan. Lumipat. Meron pa yan pwedeng, may makikita ka ng advance. Oo. Yan. O kaya, dito ka lumipat. Huwag dyan, ha? Kasi dun sa eksena, talagang binigyan priority yung pakanan. Siguro, dun sa lugar na yon, mas marami talaga ang going to ride. Oo. Kaya itong kaliwa ay
isa lamang na lane ang binigyan. Tapos wala talaga siyang diretso. Kasi nga naman, may nakita nga akong comment doon. Wala naman talagang diretso diyan. Eh, sumalpo ka doon sa building. Oh, building 'yan eh. 'Di ba? Okay? Oh. Ngayon, ang gawin niyo lang, sundin niyo lang, respetuhin niyo 'to. Huwag na yung, alam mo kami, ako aminado ko, hindi rin naman ako ganun ka-perfect na driver. Kami, mga instructor, nagkakamali rin kami. Yes, pero, nakakahiya naman na magko-complain pa kami, kami na ang mali. Diba? Huwag naman ganun, no? Ang gawin nyo na lang, kayo, lalo na kayo, mga baguhan kayo, sundin nyo lang yung mga nakasulat na yan or mga pavement markings. Lalo po ngayon, sir, no? Halos lahat ng syudad natin, naka-no-contact apprehension na. Mm-hmm. So, yun, katulad yun. Alam ko sa no-contact apprehension na complain yun eh. Oo, oo. So, eh, syempre, wala kang laban yan. Eh, kitang-kita naman ng mali yung ginawa mo. So, huli ka talaga. Oo, ha? Tapos, okay. Wag nyo na silang questionin. Eh, mali na nga tayo. Kayo pa mangungwestiyon, no? Sunod na lang tayo. May mga mambabatas naman na mangungwestiyon dyan sa NCAP na yan. Kung tama ba o mali, no? So, ako, wala akong sinasabing tama ang NCAP. Wala rin akong sinasabing mali ang NCAP na yan. Ang mahalaga kasi dyan, maging disiplinado tayong rider at driver. No? So okay ba sa inyo yun? Nasusundin nyo na lang yung mga pavement markings na yan? Para iwas disgrasya. Subukan nyo, halimbawa yan, eh, siksikin nyo to. At halimbawa magugulatin to. Di ba? Baka mamaya, yung kabig niya pag ganun, hindi na siya, hindi niya maibalik sa manibela pa kaliwa, edi masuro pa kayo dito. Yes. Tsaka sir, usually, pag ikaw pa kanan, yung nililikuan ng ganun, blind spot. Yes, hindi blind spot yan. Hindi ka nakikita nun. Hindi ka nakikita sa kanan. Minsan nagugulat ka. By experience ko, minsan nagugulat ako, may katabi na akong motor eh. Okay. Kasi habang lumiliko ka, nakikita mo yun nandito. Pero yung katabi mo na, no? Hindi mo na nakikita yan. Okay. Oh, yun pa, yung pinag-usapan natin kanina, meron din ako napanood sa social media na tungkol nga dito sa pavement markings na to. Sabi nung traffic enforcer, alam din naman ng traffic enforcer eh, na itong straight solid line, bawal talagang magpalit ng lane, no? Yes, So yung kotse, ito na. Yung kotse, kitang-kita naman na dito pa nga siya nakapagpalit eh. Actually, parang nasa kanan siya noon. Dito, tapos nasa gitna siya. Tapos, dumira. Ngayon, halimbawa ha, ito si Enforcer. Pagpasensyaan nyo na Enforcer natin, ha? Jeez. Si ano to eh. Sino ba to? Cinderella ba to? So, halimbawa siya si Enforcer. Paglipat niyang ganito, pinara ngayon. At bawal daw magpalit. Tama naman yung sinasabi ng Enforcer, bawal magpalit. Dito, sa straight solid line, ha? Pero dito, pwede pa. Kaya nga sabi niya, buti na lang, may video ako eh. Oo, yun, no? So, syempre, ngayon, motor ang in-enroll nyo, baka balang araw, si Pagi naman kayo mag-drive ng kotse, parehas lang ang rules ng kotse at motorcycle. Tandaan nyo yan. Ano pa, bakit parehas? Di ba, ito, four wheels yan. Ito, truck. Nasa gitna sila, di ba? Kayo rin, kung ano yung karapatan nila ng four wheels na to at yung truck na yan, yun din ang karapatan yung pwesto. Yes. Ha? Uh-huh. Hindi yung ang pwesto nyo, eh nandito, sa gitna. Paano o-overtake to, tong kotse na to kung nandiyan kayo? Okay? Di ba? Tandaan nyo, minsan wala kayong enforcer, ginagawa natin pare-parehas yan. Pero pag nagkaroon ng aksidente dyan, eh baka ma-question kayo. Ha? Halimbawa, bababa yung pasahero na itong kotse. Paano makakababa yan? Nandiyan kayo. Tinabihan mo. Di ba? So siguro naman, hindi naman natin mape-perfect lahat yan, pero gusto ko lang maging aral kayo. Ha, alam nyo yung tama at mali. No? Minsan talagang, sabi ko nga ako, rider din ako, napapapwesto ako ng ganyan, pero iniisip ko pa naman yung kapakanan ng four wheels na yan. Di ba? Okay? Tapos, ano pa sakit ng... Nakita ko pa yung... Mag-U-turn yung kotse. Oh, U-turn. Pero nasa double, straight, yellow, solid line. Yun! Oo. Oh. So, double na, yellow pa, straight pa. So, anong bawal doon? Bawal overtake, bawal U-turn, bawal crossing movement. Okay, for example, ha? Ito yung kotse. Tapos imagine nyo na lang ito, hindi siya island, kundi double straight solid line siya, ha? Double straight solid line, bawal po mag-U-turn, bawal mag-cross. No? So, eto, si aral naman ito,
alam niyang walang mag-u-turn diyan kasi double straight solid line. Mabilis ang takbo niya, kampante siya. Hindi niya na-expect, meron tatawid diyan, no? Nagkabanggaan na. Diba? Gugulo lang naman ang kalsada natin pagka kayong mga driver at rider ay hindi marunong sumunod yung isa sa atin. Etong isa, sumusunod. Kaso may bigla na lang papasok ng ganyan. Diba? So dun gumugulo. At maalala rin sir, kasi tayo mga rider, motor, minsan nadi-disregard natin yung ganyan kasi ang daling ipihit ng motorsiklo. Oo. Aminin natin yan. Pero pag ikaw, lalo na, ganyan na nangyari at motor, ang dala-dala mo at nasa gasaan ka nito, ano kaya ang mangyayari sa katawan mo? Okay. Diba? Lalo na pag madaling araw, ha, alam natin walang enforcer. No? Kaya sa totoo lang, yung NCAP na yan, malaking tulong talaga yan. Ha? Sa safety ng bawat isa. Safety ng road user. No? Bakit siya mo? Pag madaling araw, wala naman talaga, bihira naman talaga enforcer eh. Diba? So dun kayo malalakas ang loob, gumawa ng traffic violation, no? Pag madaling araw. Kasi din, preventive din yun eh. Hmm. Aminin mo na siya, reality. Nung nalaman nyo nang karoon ng NCAP, yung mga driver at riders, napakaingat ngayon. Oh. Diba? Wala nga ako na, kahit ngayon, mga motorsiklo, wala ako nakikita masyadong nagdadaan sa bicycle lane. Eh. Mm-hmm. Diba? Bakit? Kasi mapaplakahan sila, madali silang makikita. So magandang, ano, magandang improvement din. Diba? Oo. Tapos ha, ito pa, manood kayo mga KSP, napaka medyo humahaba itong topic natin na to, pero para po sa mga rider to, sa driver, at para rin po sa inyo, no? Napanood ko yung si Colonel Busita may nag-send sa akin eh, na nagsalita siya na tungkol dun sa NCAP na hindi pa raw kasi aral ang mga driver nung in-implement yung NCAP na yan. Okay, para sa akin lang, ano, syempre, lodi natin yan, si Colonel Busita. Yes. Eh. Ako, lodi ko yan. No? Hindi po natin tahas ang ipinagtatanggol ang mga kapatid nating motorista. Pero aminin po natin ang totoo na marami ang nagkalisensya na walang sapat na kaalaman. Mm-hmm. Sabi nga, ignorance of the law, excuses no one. Mm-hmm. Pero ang ating pong pamahalan ay may mandato na magbigay ng tamang serbisyo. Ano pong ibig kong tukuyon dito? Maraming nang taon po ang nakalipas. Marami ang nagkalisensya na dumaan sa fixer. So balik po tayo dito sa no contact apprehension. Marami po ang walang intensyong lumabag sa batas. Mm-hmm. Unfortunately, hindi nila alam mali pala yung kanyang ginagawang pagmamaneho ng kanyang sasakyan. So, talagang yung advocacy niya sa road safety, talagang napakasipag. Kaya nga nanalo rin yan, eh, no? Dapat lang manalo siya yung mga ganyan para may kakampi tayo. Ngayon, meron lang akong comment doon na hindi aral. Eh, sa totoo lang, talagang kayo, magpasalamat kayo. Ngayon, aral na kayo. Ang may problema dyan talaga sa mga ganyang road safety na yan, yung laging nagkakaroon ng biro mo, may multa daw, 80,000, 12,000, ang daming violation, eh paano? Siguro binabaliwala mo rin yung traffic rules and regulation, di ba? Kaya ngayon, pagkahalimbawa nahuli kayo, ginawa nyo naman, itanggapin nyo naman. No? So, yun nga, yung comment ni Colonel Busita dyan na hindi aral at sa aral, eh kayo, magpasalamat kayo, aral na kayo. No? Yung mga hindi aral dyan, eh sila ang may problema, hindi kayo. Tama? Eh, nag-aral kayo eh. Eh, bakit ako dati? Wala namang nakakuha ko ng lisensya. Wala pa naman, di naman ako dumaan sa driving school. Pero nung nag-exam ako, nag-review ako. Di ba? Nakita ro, nakinig ako, yung examiner, tinuruan pa rin kami. No? So, in-apply ko naman yon. No, kasalanan na yun yan nung mga nagka-lisensya na hindi naman ina-apply kung ano yung tama. Okay? So, yun lang ano. Umaasa kami na hindi nyo gagawin yung mga ganyang delikado na ginagawa ng mga ibang rider, ha? Okay, so yun lang po, ha, mga KSP. Maraming po salamat. Kawai. Sige, thank you.